Huwag po tayong maniniwala doon sa sinasabi nila na lahat daw po ng ginagawang paglilingkod ng tao sa Panginoong Diyos ay pagiging tapatin ng Panginoong Diyos. Hindi po totoo yun. Masakit man pakinggan, pero hindi po totoo yun. Anong katunayan? Alam natin ang kasisayan ni Abel at saka ni Cain. Parehas na handog. Alin lamang ang tinanggap na handog? Yung kay Abel lang. Yung kay Cain hindi po tinanggap. Sino pa? Si Nadab at saka si Abiu o Abayo, mga anak ni Aaron na isang saserdote. Naghandog sila sa Panginoong Diyos. Dahil mali yung paraan, anong ginawa ng Panginoong Diyos? Sinunog sila. Hindi tinanggap yung handog. Sinunog po sila. Sino pa? Si Usa. Si Usa po na nagmalasakit. Dahil nangatisod yung mga baka, mauhulog yung kaban. Anong ginawa ni Usa? Hinawakan yung kaban para huwag maghulog. Yung po bang pagmamalasakit na yon, tinanggap ng Panginoon Diyos? Hindi po. Hindi po. Dahil hindi sumunod si Usa sa utos ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pinatay si Usa sa siping ng kaban. E baka sabihin ng tao, mabait po ako, matulungin. Masama po ba maging mabait at matulungin? Hindi po. Pero hindi po sapat yan pag ang pag-uusapan ay paglilingkod sa Panginoon Diyos. Anong katunayan? Si Cornelio na isang centurion, napakabait, patutuon ng Biblia. Matulungin, pero may nagpakita ng anghel. Anong sabi? Patawag mo si Apostol Pedro. Pinatawag si Apostol Pedro, inaralan sila, maging ang kanyang buong sambahayan. Inaralan po sila. Sino si Apostol Pedro? Isang apostol po sa loob ng iglesia ni Kristo noong unang siglo.